Friday, it's Artsy Craftsy Day! Yes. Alright, this morning, tuturuan tayong gumawa ng floral illustrations. Mga kasama po natin, Charmaine Portea, owner ng Chayeegraphy. Charmaine, good morning! Hello! Welcome to Bagong Pilipinas. Morning. So Charmaine, today you're gonna teach us on how to do floral illustrations. Yes po. First things first, ano ba yung mga materials na kailangan natin? So una for florals is kailangan natin ng paint brushes and it paint is watercolor. Brushes. So kailangan natin ng watercolor paper. Ah, may ibang paper pala. Ah, yes. So ayun yung watercolor. So para mag-absorb yung water tsaka yung ano, yung mismong paint mismo is maging vibrant. So ano ba yung basic? Kasi syempre sa tulad ko, hindi naman ako talaga artistic na tao and I'm not really good pagdating sa mga pagdodrawing. Paano ba yung mga katulad namin, ano ba yung mga basic for beginners na pwede mong ituro? So sa floral, so pag beginners, ang recommended kong brushes is yung mga pointed para maliit lang yung ano, yung... Kuha ko. Sige, kuha ko. Can we start? Sige, yes. Gagawa ko ng artwork ko. Charmaine, you can teach our viewers ano ba yung mga basic na pwede nilang gawin. Alam mo, Jules, perfect to eh. Dun sa, di ba, very advanced rin yung technology ngayon. Maganda to para, di ba, drawing-drawing, maging productive beyond ka rin. Beyond the smartphones. So yung florals kasi ginagamit ko rin siya as greeting cards, tapos minsan dinidigitize ko siya para maging postcards. Like this? Yes. Ah, and minsan, yes. Minsan is notebooks, parang souvenirs, as souvenirs. So paano magumawa ng flower? Ano ba yung basic na pwede? So, turuan mo kami paano maggawa ng kahit isang bulaklak lang. So yung gagawin natin juice today is yung loose floral. Okay, so mas madali floral siya. So yung rose yung gagawin natin katulad niya. So kuha lang tayo. Blue rose? Pwede naman. Kuha na lang kayo ng paints dito. Konti lang? Okay. So una kasi yung letter C, so maliliit siya, so pointed, so parang i-90 degrees natin. So maliliit na letter C lang. C. So gagawa tayo ng maliliit na letter C. Para lang point, yung pinakaloob ng rose yung gagawin natin. Mm. Yun. Ayun, tapos along sa petals naman para lumaki siya, parang may pressure dito. Gagawin mo yung petals na ganyan. Ah, palaki ng palaki. Yes, yung gagawin natin petals. Tapos paikot lang siya. So loose floral naman, so parang kahit anong way. Tapos add water na lang siya. Kakalat natin yung water. So pa letter C lang paloob. Yes. Yan. Tingnan niyo yung sa akin, no? Direct close-up mo. I'm so proud of myself. Pressure ako. Tama ba yung ginagawa? Yan, tama yan. Ganyan. So para lumaki yung petals ng rose, kalat lang natin yung water. Ayan. So dapat yung pinaka mabigat na paint na sa gitna? Oo, ano para mas makakikita mo yung loob ng rose. Mm. So pagtas nito, yung leaves naman niya. So sa loose florals... Sige, go ahead, Charmaine. Sa loose florals naman, yung pinaka basic na leaves niya is parang gaganto lang na i-stroke lang natin yung brushes natin. Parang hirap ng leaves, ha? Parang stroke sa kanan, tapos then stroke sa kaliwa. And then ipo-pointed lang natin yung pinakadulo. Alam mo naman, mga stick lang yung kaya ko. So ito ba, Charmaine, parang business mo rin ba to? Or just hobby or passion mo lang talaga gumawa ng floral illustrations? Yung una, hobby lang. Then, ginamit ko na rin siya sa business din. So, gumagawa ka rin kasi ako wedding invitation. So, ginagawa ko invitations. Siya. Yes, ginagawa ko siya mga borders, gano'n. Tsaka mga postcards and usually, greeting card. Usually, yung mga ganito? Let's say, for example, yung ganitong klase ng card. If personalized na painted ko, usually nasa 100 per piece. 100 per piece. Yeah. Pero yung mga notebooks, nasa 60 to 70 lang siya. Well, perfect rin to, no, pang regalo. Souvenir, lalo souvenir na malapit din na yung Pasko, no, giveaways. Yes. Okay, so Charmaine, do you have any site that you would like to share with the viewers, kung pwede gusto nilang umorder? Ayun, you can like my and follow my page, Chayeegraphy. Tapos makikita niyo rin doon yung iba kong mga floral illustrations. Okay, now it's time. Ipakita na natin, Jules, yung artwork mo. Go, Jules. Pakita mo na. Oops! Yan.
So ito yung mga finished product. This is my work, artwork. Ayan, pakita mo naman direct yung sa akin. Mas maganda yung sa akin. See, that's so nice. Sa akin, parang namutlang bulaklak. So ayan po, for the beginners ha, letter C lang pala. No? Madali lang pala. No? From mga workshops ka ba? You conduct workshops? Yes, I conduct workshops din po. So you can follow my page, Chayeegraphy, then you can message din po doon. Alright, maraming salamat. Thank you. Ito Charmaine, Portea, owner po ng Chayeegraphy. Thank you so much for joining us this morning. Thank you.